ang isa sa pinagmamalaking light attack helicopter ng Pilipinas, ang McDonnell Douglas MD-500 Defender. Ito nga po mga idol, ang mga attack helicopter ng ating bansa na nagsiservisyo na sa Pilipinas sa loob ng mahabang panahon. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang McDonnell Douglas Helicopter Systems MD-500 Defender ay isang light multirole military helicopter na nakabase sa MD-500 Light Utility Helicopter o OH-6 Kausi Light Observation Helicopter. Ang original na OH-6 helicopter ay proven na noong panahon pa ng Vietnam War bilang light helicopter. Ang mga designers nga po nito na use ay na-realize na merong market para sa mga light multi-mission helicopter na merong improved equipment na fit para sa mga OH-6 model o mga 500M. At dito na nga po naging resulta ang modelo na 500MD Defender na unang lumipad noong 1976. Ito nga po ay talagang sinadya mga idol para sa mga specific roles tulad ng unarmed observation, armed scout helicopter na equipped ng mga anti-tank missile. Meron nga din po itong anti-submarine version na dinevelop kasama ang search radar, magnetic anomaly detector at capability na magdala ng mga lightweight aerial torpedoes. Ang helicopter nito mga idol ay sinimulang i-produce noong 1976 hanggang sa kasalukuyan at meron na nga pong halos 500 units ang mga nagawang ganito. Ang mga current military operators nga po nito ay ang Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Finland, Italy, Japan, Kenya, South Korea, Lebanon, Malaysia, Mexico, Panama, Pilipinas, Taiwan at United States. Former operators naman nga po nito ang Afghanistan, Argentina, Croatia, Guinea at Israel. Ang 500 Defender mga idol ay pinapalipad ng dalawang crew. May haba nga po itong 9.3 meters, height na 2.6 meters, may empty weight na 686 kilograms at maximum takeoff weight na 1,157 kilograms. Para naman sa power plant mga idol ay meron nga po itong isang Allison model 250 C20B turboshaft engine. Sa performance naman mga idol ay meron nga po itong maximum speed na 244 kilometers per hour, cruise speed na 217 kilometers per hour, range na 318 nautical miles, service ceiling na 1,340 meters, at rate of climb na 8.6 meter per second. Para naman sa armament mga idol ay meron nga po itong dalawang TOW anti-tank missiles o pwede rin lagyan ng 7.62mm General Electric M314 miniguns, gayon din ang apat na General Dynamics Stinger air-to-air missile o mga MK44 o MK46 lightweight torpedoes. Bukod pa nga dyan mga idol ay pwede rin itong lagyan ng dalawang 7-shot rocket pods. Sa kasalukuyan mga idol, ang Pilipinas ay meron pang ilang units nito. Ito nga po ay mga donasyon pa mula sa ibang mga bansa. Kaya't dala na nga rin po ng kalumaan at sa tagal nito sa serbisyo sa ating bansa ay pinaplano na nga po ng Philippine Air Force na palitan ang mga light attack helicopters na ito. Maaari nga pong bumili ng panibagong light attack helicopters ang ating bansa, ngunit mas priority nga po ng Pilipinas na bumili na lamang ng mga totoong attack helicopters. Ang pinakamalapit nga po sa katotohanan ay ang mga T-129 attack helicopters mula sa Turkey. Sa kasalukuyan ay meron nga pong 6 na units nito ang ating bansa at posible pa nga po itong madagdagan ngayong Horizon 3. Kapag nagkaroon nga po ng sapat na pondo ang Pilipinas mga idol, ay siguradong bibili pa ang ating bansa ng mga karagdagang attack helicopters. At kapag natuloy nga po ito mga idol, ay magre-retiro na ang mga lumang attack helicopters ng ating bansa. Bagamat luma na nga po ang mga MD-500 Defender na ito, ay malaking tulong pa rin ito para sa Pilipinas dahil nagagamit ito ng Philippine Air Force sa iba't ibang mga misyon. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!